Alam nyo, every now and then, dapat nire-recall po natin ang nakaraan, particular ang mga mabubuting ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang hindi po tayo nakakalimot. Kasi ang nagiging problema dito sa mga dati po nating kapanalig, eh mga nakalimot. Marahil dahil sila po ay hindi nabigyan ng pagkakataon maging bahagi ng administrasyong ito, kaya naman yung mga magagandang ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos simula po nung ito ay manungkulan sa ating bayan bilang isang vice-gobernador, gobernador, bilang isang pribadong individual pero nagpapakita ng paglilingkod sa bayan, bilang isang kongresista, bilang isang senador, at hopefully, and unfortunately, bilang vice-presidente sana, eh dinaya naman po siya. Kaya nga sabi doon sa trailer ng Martyr or Murderer, I me. Tingin ko, dinaya ako ni Lenny. Tapos natapos na yung trailer, di ba? Eh ngayon, nakatutuwa dahil presidente na ang ating Pangulo. Simula nung naging presidente ang ating Pangulo, ang ating ekonomiya ay patuloy na gumanda. Ito ay marahil sa kanyang kagalingan, yung kanyang kind of leadership na sumasangguni sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga subordinates. Ano? Hindi po siya yung presidente na pagkagusto-gusto. Walang pakialam kung sino man ang sasagasaan. Iba po ang leadership style ng ating Pangulo. Siya po ay masasabi natin na democratic leader. Isang leader na talagang nakikinig at tumatanggap ng suhestyon at rekomendasyon mula po sa mga eksperto at mga tagapagbigay ng payo sa kanya. Kaugnay niyan, alam naman natin na ang ating Pangulo ngayon ay nasa bansang Japan. Isang pribilehiyo na ipinagkaloob po sa kanya ng ating kaibigang Japan na maimbita diyan po sa isang state visit simula po ng February 8 hanggang sa susunod na araw, February 12. Yan po ay produkto ng magandang pakikisama ng ating Pangulo. Nagsimula po yung pangyayari na yan nang makapag-usap po sa sidelines ng 77th United Nations General Assembly ang ating Pangulo at ang kasalukuyang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. I hope tama po yung pagkakaalala ko sa pangalan. Ano? Inimbitahan po siya ng bansang Japan at ito na nga po, nandiyan na po siya sa Tokyo, Japan at napakaganda po ng kanilang mga napag-uusapan so far. At ito nga po, iisa-isahin po natin yan. Una, syempre, bagamat nalagpasan na natin sa balita noong February 8 in the evening, nakasalamuha po ng ating Pangulo ang dalawang kumpanya. Isang Philippine-based na pag-aari po ng kilalang business tycoon din dito sa Pilipinas. Walang iba kung hindi ang may-ari din ng TV5 na si Manuel Pangilinan. Siya po ay kasama sa pakikipag-usap ang kanyang kumpanya na MPIC. I just forget the exact meaning. Ano? Saka yung isang kumpanya na nakabase naman po sa Japan. Ito pong kumpanya na ito ay engaged sa iba't ibang services na naka-scattered across the globe. 120 offices, kung hindi ako nagkakamali, more or less, and naka-scattered po ito sa more than 60 countries at kasama po dyan ang Pilipinas. Sa kanilang pag-uusap, eh, pinagtibay pa nito ng mga leader nito is yung CEO, yung Chief Executive Officer at saka ang may-ari po ng MPIC na si Manny Pangilinan, ang kanilang suporta sa ating gobyerno at the same time, ang suporta naman po ng ating gobyerno at business sector sa mga businesses dyan naman po sa Japan. Kasi dapat win-win situations palagi kapag ka meron pong bilateral agreements. Ano? Hindi pa pwede yung ikaw lamang yung masusunod at your terms only, e paano naman yung national interest din ng kabilang panig. Kaya dapat win-win situations lagi. At in addition to that, kahapon, February 9, 2023, napakaraming naging activity po ng ating mahal na Pangulo dyan po sa bansang Japan. Una po dito ay tinitulo sa balita na PBBM open to technology development to boost Philippine energy supply. Ayon po dito sa balita,
President Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ay ipinahayag ang kanyang pagkilala sa pagpapalago ng teknolohiya na maaaring makatulong po sa ating enerhiya sa ating bansa. Iyan ay matapos na makipagpulong ang ating Pangulo sa Japan's Energy for a New Era or JERA Company Incorporated, sa presidente nito of course na si Satoshi Ondowa. Yan po ay kanilang napag-usapan sa Okura Hotel at sinasabi nga po dyan sa kanilang napag-usapan na makikipagtulungan po ang nabanggit po na kumpanya sa ating namang Philippine-based Aboitiz Group, kung saan i-train po nila ang mga engineers, both party, nang sa ganon makapag-develop po ito ng mga teknolohiya na maaaring maging beneficial para po sa bawat party. Okay? Sinabi din po ng ating Pangulo na napaka-importante ang pakikipag-ugnayan ng bawat panig. At ayon nga po sa ating Pangulo, I quote this, "I do not need to illustrate or to explain the critical situation around the world when it comes to fuel. Fuel supply, fuel chain problems. All of these are requiring a great deal of thought for the planning for the Philippine side so as to be able to ensure that our aspirations for development are well supported by an adequate power supply." Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. Dagdag pa niya, "And we, like most countries, we are very much in the middle of the process of moving from the traditional to the renewables. Now, the traditional renewables we all know include solar and wind. Now there are hydroelectric. Now there are some other new technologies coming in." In short, mga tol, nire-recognize po ng ating Pangulo ang problema po sa enerhiya. At kaugnay niyan, siyempre alam naman po natin, kung matatandaan po ninyo nung nakaraang live streaming po natin, bahagya po natin senior, ang masamang epekto po ng fossil fuel sa ating kalikasan. At isa rin sa nire-recognize ng ating Pangulo na ang climate change ay isa sa mga clear and present threat sa incoming generations, hindi lamang sa generations na ito. Dahil po dyan, nilalayo ng Pangulo na mabawasan po ang paggamit ng fossil fuel sa pamamagitan po ng mga renewable energy. Katulad po ng pagpapalakas sa sektor ng enerhiya kung saan ito po ay gagamit ng mga renewable energy like solar, hydroelectric, and hopefully yung programa na maipagpatuloy ang nuclear program dito po sa ating bansa. Kaugnay din yan, nilayon din po ng Pangulo natin na mabawasan kahit paano ang burden ng mga negosyante, lalong-lalo na sa pagbabayad po ng tax sa mga behikulong electric, for example, na ipinapasok dito sa ating bansa. Sinikap ng Pangulo na maibaba o hindi na muna tarifahan ang mga nabanggit na sasakyan, nang sa ganon, makumbinsi po ang publiko, dahil syempre kapag walang tarifa o mababa ang tarifa o yung tax sa madaling salita ng mga nabanggit na imported electric vehicles, magiging mababa din po ang presyo nito sa merkado at maiinganyo marahil ang ating mga kababayang Pilipino na instead na bumili po ng mga gasoline and diesel engine vehicle, bumili na lamang po ng electric vehicle. Dahil nga po, katulad nung binanggit natin kanina, na pag si-share ng special report about climate change, sinasabi po na sa kasalukuyan meron pong 3 milyong sasakyan ang operational dito po sa National Capital Region at ang overall na sasakyan na gumagamit o pinapatakbo sa ating mga lansangan across the country ay abot po sa 13 milyong sasakyan. At yan po ay nagpo-produce ng tone-toneladang milyon na carbon monoxide, ano, na masama po sa kalikasan. Kaya naman, kung magkakaroon po tayo ng pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicle, mababawasan po yung mga sasakyan na gumagamit po ng fossil fuel. In return, baka matulad po sa hinaharap yung katulad po nung nangyari nung lockdown. Naalala nyo, nung lockdown, nakita po natin ang himpapawid
na talagang malinis at ang mga tanawin sa kabundukan ay nakikita po natin at vice versa, ang mga nasa kabundukan, yung mga overlooking na malapit po dito sa NCR katulad ng Antipolo, eh natanaw po ng malinis ang mga building, mga skyscraper dito sa ating bansa o sa NCR doon po sa kanilang lokasyon. Yon ay isang halimbawa na kapag ka nag-less ang paggamit po natin ng fossil fuel, eh talaga makakatulong po ito sa kalikasan. Kaya naman ganito po kamalasakit ang ating Pangulo na lumakas ang ating sektor ng enerhiya at ma-less ang paggamit ng fossil fuel. Dagdag pa po dito sa balita, ayon sa ating Pangulo, the Philippines needs the development of new fuels to ensure that the country has adequate energy supply. Salamat dyan sa membership, Arisa Presnillo. No? Arisa Presnillo, salamat. At in-express din po ng ating Pangulo ang kanyang pagiging positibo sa pagpa-participate po ng ating gobyerno, lalong-lalo na ito ay nakipagtulungan ngayon dito po sa JERA at saka itong Aboitiz na isa nga po sa nagbibigay ng na-engage po sa power supply dito po sa ating bansa. Anya ng ating Pangulo, I suppose now they really have been discussing the interim. What we are doing in the interim until renewables can take the whole, can be able to provide rather the entire demand of the Philippines and beyond. Of course, the investment is important, but the transfer of technology is also extremely important and that will give the Philippines a self-sufficiency which have been missing. Yan ang masakit na katotohanan eh. Acknowledge ng ating Pangulo na tayo po ay talagang walang self-sufficiency pagdating po sa enerhiya. Lagi po tayong nakaasa sa ibang bansa. At dahil nga po sa pagkakagulo sa Ukraine at Russia at iba pang mga faktor economically, tumataas po ang presyo ng fuel at nahihirapan po tayo. At dahil dyan, tumataas po ang presyo ng mga bilihin. In other words, mga tol, itong mga nangyayari na inflation, hindi po yan kasalanan ng Pangulo. Yan po ay global activity na dapat po nating i-recognize. Ano ang maitutulong natin bilang isang Pilipino nang sa ganun lumiit ang konsumo po natin sa enerhiya? Simple, kapag tayo po ay nasa bahay natin, maging masino po tayo sa ating paggamit ng mga appliances. Kung kayo po ay hindi naman gumagamit, kung kaya nyo pong mag-electric pan lamang, kung kaya nyo pong magpahinga ng hindi na gumagamit ng ilaw, patayin po ninyo ang ilaw. Malaking bagay po iyan eh. Kasi kahit binabayaran po ninyo ang mga kuryente na yan, iyan pa rin po ay nakakabawa sa pangkalahatang supply ng enerhiya ng bansa. Kapag lumiliit ang supply at tumataas ang demand, doon po nagkakaroon ng pagtaas ng presyo, particular sa enerhiya. Kaya do our shares, mga tol. Mag-contribute tayo sa abot po ng ating mga kakayanan. Ano? Kapag tayo po nasa bahay, inuulit ko lamang, mag-save po tayo ng energy. Dahil yung simple saving of energy, nakakatulong po yan sa ating gobyerno at sa pangkalahatan sa epekto nito sa ating ekonomiya. Okay? Dako tayo, talon tayo ng kaunti sa susunod na balita. Ito naman po ay may kaugnayan pa rin po sa pagbisita ng Pangulo diyan po sa Japan. Sabi po dito, nag-pledge ang Japan ng 4.6 billion pesos para tulungan po ang economic plan, development plan ng ating bansa. Alam nyo naman, di ba sinulong na po yan ng ating Pangulo, yung Philippine Economic Development Plan for 2023 to 2028. At bahagi po ng Philippine Economic Development Plan ay ang 8 economic social point agenda. Ano? Tama ba yung basta yun po yun, ano? Socio-economic. Ano? 8-point socio-economic agenda ng ating gobyerno. At isa nga po dyan ang pagpapalakas ng mga infrastruktura, pag-a-alleviate sa problema ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa kahirapan, pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, ng enerhiya at ng iba pa. Covered po ng socio-economic 8-point agenda ng ating Philippine Development Plan from 2023 hanggang 2028. Basahin po natin ang balita. Ayon po dito sa balita, Japanese Prime Minister Fumio Kishida
pledge to provide 600 billion yen. Equivalent po iyan sa $4.6 billion in official development assistance or ODA and private sector investment to support the Philippines Economic Development Plan to become an upper middle income country by 2025. Kishida made the announcement in a joint press conference with President Ferdinand R. Marcos Jr. after witnessing the signing of several bilateral documents and agreements between Japan and the Philippines. Sabi po dito nitong si ni Prime Minister Kishida, magbibigay po ng assistance ang kanilang bansa sa Pilipinas sa loob po ng 2 taon, ano? Po over 2 years through March hanggang 2024. The Philippines is currently classified as a lower middle income economy by the World Bank. Kaya nilalayon po nila na sa ngayon, yung lower category po na yan ng ating bansa sa World Bank ay kahit paano maging middle income po ito, upper middle income po ito by the year 2025. Inink din po kahapon ang 7 bilateral agreements na napagkasunduan po ng bansang Japan at Pilipinas. Ang mga agreements ay ang mga sumusunod: exchange of notes on Japanese official development project, North to South Commuter Railway Extension Project. Nandyan din po ang exchange of notes on Japanese official development project, NSCR Malolos to Tutuban. Nandyan din po ang loan agreement for the NSCR Extension Project, loan agreement for the NSCR Malolos to Tutuban. Umbrella term of reference on humanitarian assistance and disaster relief cooperation. Memorandum of Cooperation between the Department of Agriculture and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries on Agriculture Cooperations. At yung pinakahuli po, yung MOC in the Field of Information and Communications Technology. Sabi po ng ating Pangulo sa kanyang talumpati sa Japan kahapon, I quote, after our meeting, I can confidently say that our strategic partnership is stronger than ever as we navigate together in the rough waters buffeting our region. The future of our relationship remains full of promise as we continue to deepen and expand our engagement across a wide range of mutually beneficial cooperation. In short, mga tol, binibigyan ng emphasis ng ating bansa at ng bansang Japan, ng ating kaibigan, ang patuloy po na pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan, maayos na relasyon nito sa isa't isa, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya naman i-expect po natin na magiging positibo po ang mga darating na panahon sa pagitan po ng Japan at ng bansang Pilipinas. Higit sa lahat, naniniwala ko na ang $4.6 billion na ito na napagkasunduan pong itulong ng bansang Japan sa ating bansa ay may isa sa katuparan. Iyan naman po ay na immediate in nature, ano? Sabi ng Prime Minister, it will begin on March 2023 hanggang sa 2024. A 2 years program para po sa layunin na mailagay mula po sa lower level status sa World Bank ang ating bansa into a upper middle income ng World Bank status. Okay? Dito naman tayo sa ikatlong balita, ano? Kaugnay pa rin po ng pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Japan. Siyempre, ang ating bansa at ang bansang Japan, bagamat meron po itong nakalulungkot na kasaysayan, matagal naman po iyon nang nakalipas at nagkaayos na po. Nagbayad na ang Japan sa kanilang mga naging consequences ng kanilang actions dito po sa ating bansa. At ngayon, muli pong pinagtitibay ng Pilipinas at ng bansang Japan ang kanilang pagkakasundo pagdating po sa depensa at seguridad. Basahin ko po ang balita. Sabi po dito, ang Pilipinas at ang Japan kahapon ay pinagtibay ang kanilang commitment na mas palakasin pa ang depensa at seguridad sa pamamagitan po ng kooperasyon ng bansang Japan at ng Pilipinas. In a joint statement, Marcos and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sinabi po nila na magagawa po ito sa pamamagitan po ng strategic reciprocal port calls and aircraft visits.
transfer of more defense equipment and technology, continuous cooperation on previously transferred defense equipment and capacity building. Ang madaling pangunawa na lamang po diyan, ihalintulad po natin 'yan sa visiting forces agreement, ano? Yan po yung pagpapalakas ng kapasidad militarily ng bawat bansa na ating pong nakakasalamuha. Kapag ka ang Estados Unidos nagpupunta po dito sa atin for BFA, ngayon ay EDCA na, eh militarily pinapalakas po natin yung ating armed forces, saka syempre at the same time natetrain din po yung counterpart po natin na Estados Unidos. At ganun din po yung mangyayari dito po sa bansang Japan. I just forget the exact term eh. Parang RCAA yata yun eh. Reciprocal, basta parang RCAA yung RCA or RAA or RCC. Parang ganun yung nadinig ko sa balita, ano. Hanapin ko lang yon para hindi tayo ma-fake news dito. Saan ko ba makikita yon? Ito, dito tayo. Puntahan natin yung balita na yon. Ito dito. Tinanong siya ng reporter dito, si Pangulong Bongbong Marcos, at sinabi niya naman na matagal na tayong nakikipagkooperasyon sa ganyang pagkakataon, similar with the visiting forces agreement. O, 5 minutes lamang ito, pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulo sa interview ng Malacanang Press Corps nang sila po ay papunta sa Japan. Okay. Hi sir, how are you sir? Hi, good afternoon. Okay. Si Chona muna daw magtatanong sir. Sir, what are your expectations sa visit mo po sa Japan? Maraming kayo. Actually, si Japan is different from the other places that we've been, wherein we just open up the conversation. Si Japan very well developed. May mga interactions natin with G2G, even with sa commercial. So what we're really having to do now is we are going to have to we're finalizing some of the projects that, for example, were postponed because of the pandemic lockdowns, and also now some new projects that are follow-on from kung ano yung natin. So that's why kung titignan nyo yung schedule, that very specific may purpose ang bawat meeting, hindi yung general introduction of the Philippines to the EU or to another country. Hi sir, yes po, Jimmy Seven. Sir, ang mga Japanese, they are also keen na magkaroon ng VFA sa Philippines. Ang tawag nila doon ay Reciprocal Access Agreement. Yun, RAA pala. Reciprocal Access Agreement, RAA, not RCA. RAA, ano? Ano ang magiging tugon dito ng ating mahal na Pangulo? It's time na magkaroon na tayo ng VFA with them, and may plano din sila na suportahan ng Coast Guard para magkaroon ng base ang Coast Guard sa Zambales, sa Subic. Yung kanilang support, yung support nila sa Coast Guard, matagal na yan. Diba? Yan. So, binibigyan tayo ng mga Coast Guard vessels. So, that kind of operation has been ongoing. Siguro sa kanilang palagay, the next step is to do the Josie improvements and rehabilitation sa Subic para sa Coast Guard, because naturally the reason behind all this is they would like to have more patrols along up and down the South China Sea para naman we can assure that the freedom of passage. So the VFA equivalent, hindi pa talaga namin napapag-usapan formally yan. I don't know if the Prime Minister will take it up with the Prime Minister Kishida will take it up with me in this trip. But... Oh, relative to that, eto na yon. Ano? Yung binabasa na po natin balita. Kasi ang sinasabi po dito is inaapirma, pinapagtibay ng bansang Japan at Pilipinas ang kooperasyon nito sa isa't isa when it comes to security and defense. At hindi lang naman diyan, matagal na talaga, historically speaking, ang bansa pong Japan tumutulong po sa atin, pati sa internal security natin. Like for example, nung panahon ng nakaraang administrasyon, di ba, nag-donate po sila ng mga sasakyan sa ating Philippine National Police. Inabot ko pa yun eh.
ano, yung mga Montero at saka iba pang mga donasyon para po gamitin ang ating kapulisan. Oh, yan ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo, mga tol, na hindi ngayon nakikita ng mga bulag sa katotohanan. Kaya naman, every now and then, kahit kaunti lang tayo sa mga ganitong topic, dapat ipinagpapatuloy po natin ito. Nagtataka lamang talaga ako bakit gustong-gusto ng mga tao na ang topic ay awayan. Gustong-gusto ng mga tao na kapag ka ang topic ko dito ay si Maharlika, binebenga ko si Maharlika, sina Bagong Lipunan, nasama na rin si Banat Bay, ang daming nanonood sa atin. I do not know why. Ano? Bakit ganon ang gusto nila? Samantala, dapat ganito ang dapat magustuhan natin eh. Yung meron tayong matututunan, yung hindi po tayo nagagalit dahil nga sa merong mga basher, yung hindi po tayo nagagalit dahil pinag-uusapan natin ang mga paninira ng mga tao na ito sa ating Pangulo. Kaso lang, hindi yata mabait si Facebook at saka si YouTube sa ganitong topic. Kaya hindi po na irerekomenda ang ating live streaming. Ganito kasi yan, mga tol. Ipapaliwanag ko lamang po sa inyo nang sa ganun, maunawaan nyo po how Facebook and YouTube works. I encourage every one of you na kung gusto nyo pong tumaas ang engagement ng ganito pong uri ng topic natin, please do share. Ano, hindi ko po kayo inuutusan, ako po ay nakikiusap lamang. Bakit? Kasi kapag ka nag-share po tayo, tataas po yung engagement. Tingnan nyo po, ang nag-share lang ng ating live streaming ay 18 na katao. Maybe hindi pa po 18 na katao po ito. Ito po ay 18 shares. Sa isang tao, merong dalawang beses nag-share, tatlong beses nag-share. Kaya ang nangyayari po tuloy, mababa yung ating algorithm. Ito po yun, oh. Tingnan nyo po, lahat halos po kayong nanonood ngayon ay followers ni Top 1. Ngunit, ang baba po ng recommendations ng Facebook. Ibig sabihin, hindi po tayo nakikita ng ilan po nating mga followers at the same time, hindi po tayo nakikita ng iba po nating mga kababayang Pilipino. Kaya sana yung mga magagandang topic, yun po yung sineshare natin. Hindi po, dapat nga yung mga pambebenga ko kay Maharlika, wag nyo na rin i-share eh. Okay lang sa akin yun eh. Ang mahalaga, tayong mga nandito, alam nyo na ini-expose natin ang kasinungalingan ni Maharlika. Pero napapansin ko kasi talaga, mas maraming mga shares ang mga negatibong topic kaysa po sa mga positibong topic. Yan po ang realidad dito po sa Facebook. Ano? At nakalulungkot dahil tumaas ang shares bigla. Naging 27 na. Salamat sa mga nag-share bigla dyan ng ating programa. O bago tayo magpatuloy,